kanyang opisina sa Philippine Sports Commission, inaresto ng NBI Special Action Unit ang admin assistant na si Paul Michael Ignacio. Trabaho ni Ignacio ang ihanda ang payroll ng allowance ng national athletes at coaches na miyembro ng PSC. Pero natuklasan na sa kanyang bank account na pupunta ang mga allowance ng mga atleta at ilang coaches na wala na sa PSC matapos niya umanong doktorin ang payroll. Inamin naman niya ang krimen. Maliit po yung sweldo para dun sa trabaho namin. Nasilaw na siguro ako sa pera, sir, kaya nagawa ko na po. Nadiskubre ang modus operandi matapos magtanong ang bangko sa PSC kung bakit pumapasok ang pera ng ilang atleta sa iisang account. Nadiskubring 5 taon na niya itong ginagawa kung saan 14.4 million na ang nakuha. Mahirapan na talaga kaming magsita because last process na yung kanya eh. Ang sistema kasi niya sa bangko, from him, ang tinatransmit niya yung account number na lang eh. Bagamat sinabi ni Ignacio na mag-isa lang siyang gumagawa nito, iniimbestigahan pa ng NBI kung meron siya mga kasabwat o kung may pananagutan ba ang ilang opisyal sa kapabayaan. Kung mayroong na-establish ng connivance with some other, that is something that we will find out in our further investigation. Pero dahil contractual service si Ignacio at hindi plantilla o organic employee ng ahensya, hindi siya makakasuhan ng korupsyon. Falsification of public documents because tinamper niya yung payroll, which is a public document. Then qualified theft for amassing so much amount of money. Nalulungkot ang PSC sa nangyari, lalo taon-taon ay problema ang kulang na pondo para sa sports at nabawasan pa raw ito ngayong pandemya. Yung mga allowances ng athletes, inislas namin into 1/2 para umabot yung natitirang budget natin sa PSC all the way to December. No, pinagtitipid, kinausap namin yung mga atleta na to understand because ginamit ng national government natin yung funds ng lahat ng agencies natin sa bayanihan. Ayon kay Fernandez, ibibigay nila ang kanilang kooperasyon sa NBI sa pag-iimbestiga ng kanilang mga tauhan at records. Nico Bawa, ABS-CBN News.